Hi guys! Ngayon, gagawa tayo ng piniritong isda. Oops, teka lang. Bababaan ko lang yung apoy kasi sobrang lakas ng apoy. Okay, so ngayon, nilagyan ko na siya ng oil. And then, ang gagawin natin, wait lang ha. Naku, lakas yung apoy. Hinaan lang natin ng apoy konti. And then, so, kanina, pinainit ko na itong ano. Importante, pinapainit muna natin yung kalan. Okay? Para, kasi yan ang tanda para hindi dumikit ang inyong isda sa kalan. So, ngayon, piniritong isda ang gagawin natin. Nilagyan ko na ng oil. So, ilalagay ko na ngayon ang isda. So, there you go. So, isang isda lang. Actually, yung isda na yan para sa tatay ko. Yan ang magiging ulam niya for today. Ang tatay ko ay 83 years old. Ako na rin po ang taga luto ng kakainan niya. Okay. So, yan na po. Hihintayin po natin maging golden brown ang bawat side ng isda. Okay. So, medyo adjust ko na dito yung apoy ng konti. Okay. So, importante na pag nagluluto ka, lagi mong babantayan para hindi siya masunog. Kasi most of the time, nasusunog ko yung linuluto ko dahil sa kayo YouTube. Hindi naman masama mag-YouTube. Yun nga lang, nakakalimutan lang. Nakakalimutan lang na may niluluto pala. So, sa kapanunood, nakalimutan na sunog na pala ang niluluto. So, kaya kailangan babantayan natin ang niluluto natin na nang ito'y hindi masunog. So, mga ilang minutes na ba? Okay. So, ngayon, ang gagawin natin is i-flip natin on the other side para lumiluto naman yung isa. So, mapapansin nyo, dahil pinainit mo na natin yung oil, so, hindi siya talaga dumikit sa kalan. Sa pan. Alright. I-rinse na natin yung luto ko sa isda na to is ano lang, parang medium lang kasi ayaw ng tatay ko na sobrang toasted kasi hindi niya mangunguya yan. Alam mo naman yung mga matatanda, wala nang mga wala nang isin. So, hirap silang kumain ng mga toasted na pagkain. So, kailangan medyo malambot talaga sa para hindi naman sila mahirapan. Okay. So, hintayin lang din natin na maging golden brown ng konti yung other side na niluluto natin. So, see, it isn't really sticking on the pan kasi we make sure na mainit yung oil before natin nilagyan yung fish. Okay. So, bantayan lang natin. Pasensya na ha, kasi ito lang ang kanan namin. So, bantayan lang natin ng konti hanggang sa totally na naging brownish siya. So, let's try to check. Ayan, kumusubrown na siya. So, ito try natin ulit. Lutuin yung other side kasi medyo lighter pa ang kasabang.
And ganun din ang gagawin ko sa side na yan. Siguro, we make it a little bit of 1 to 2 minutes. Okay. Oh, by the way, shout out naman dyan sa mga nagluluto. Medyo baka siniseryoso nyo na ang pagluluto nyo dyan. Sa mga nanay dyan na naghahanda para sa kanilang mga mahal sa buhay, ngiti-ngiti tayo dyan, okay? I think it's already 1 minute, so I'm going to flip it again. There. So it's almost perfect brown siya. A little bit of lighter brown. Okay. So shout out dun sa mga working people natin abroad, sa mga kababayan natin dyan na nagsusumikap abroad para itaguyod ang kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Hi po sa inyong lahat! At sa mga nanay, tatay dyan na nagsusumikap, itaguyod ang kanilang pamilya. Hi po sa inyong lahat dyan! Sa mga teenagers, sa mga batang nag-umpisa ng mag-aral, nagsikap kayong mag-aral dahil yan ang magiging kinabukasan nyo. Yan ang gagabay sa magandang kinabukasan nyo sa hinaharap. Okay, so ngayon, I think it's already completely cooked. So ang gagawin natin ay tatapos ito. Kumbaga hanggang dito na lang tayo, okay? So, yan ang way kung paano ko niluluto ang fish para sa akin ng tatay. So, hulo-hulo sa inyo dyan. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ingat kayo lagi. Bye-bye!